Sa Pilipinas, maliit na porsyento lamang ng mga napuputulan ng binti o paa ang nabibigyan ng pagkakataon na makabitan ng artificial leg o ang tinatawag na prosthesis. Good morning, kabayan. Disyembre 2020, nang makausap ko si Mario Toledo sa ating programa sa Teleradyo. Hiling niya maduktungan sana ang kanyang binti at paa para muling makapagtrabaho. Kabayan, narito po tayo ngayon sa lugar ni Ginoong Mario Toledo dito sa Quezon City. 2 taon makalipas, kamusta na po ang buhay niya? Pebrero 2013, nang maaksidente si Mario nang bumangga ang kanyang motorsiklo sa nakaparadang close van. Ba't mo binangga? Inano ko silang taxi. Natandaan ko yun. Inipit niya ako. Hindi na ako makalabas. Siya binunggo ko na isang close van nakaparada. Dahil sa aksidente, sinemento ang kaliwang binti ni Mario. Nilagyan naman ng bakal ang kanang binti na kalaunan ay pinutol din hanggang hita. Nung binakalan, nagka-infection. Malalason ka? Oo, malalason ako. Sa kabila ng kapansanan, mahirap man naging matatag si Mario at hinarap ang hamon ng buhay. Kahit pa paano, nakapagtrabaho ako. Hindi gaya dati ng buo ako iba eh. Kasi pagkakulang ka na, iba na talagang galaw mo. Pero hindi pa natatapos ang misyon natin na maghatid ng bagong oportunidad sa mga kababayan nating PWD. Yung nga po sinusukota, parang unti-unti kong naramdaman na nabubuo po ulit ako. Abangan ang buong kwento ngayong linggo sa KBYN, Kagkapay ng Bayan. 5:00 PM bago ang TV Patrol Weekend.